So ayun guys, so tapos na kaming kumain at tatapos na rin yung community pantry ni Papa Will. So ngayon, pupunta raw muna kami sa Sulong Eco Park. So ayan ang BBA. Papunta na kami. Tapos yan, kasama pa namin yan, yung dalawang yan. So abangan nyo lang kami guys. So let's go! So what's up guys? So dito tayo ngayon sa Sulong Eco Park. So kasama natin yung BBA group. Na yan sila mga guys. Sila. So today's video, magagala kami dito sa Sulong kasi di pa kami dito nakakapunta. So tatanungin ko rin sila about sa life nila o kung anong random question guys. So abangan nyo. Let's go! So what's up guys? So kasama natin si Sweet Lover Vlogger. May tanong ako sa kanya. So, anong nag-pursue sa'yo para mag-vlog? Ayan. So, nung una ay na-discover ko lang sa bago kong phone na mayroong apps ng YouTube. And syempre, sinubukan ko rin na mag-sign up ng account. So, ayun, medyo matagal bago nagkaroon ng subscriber ang Sweet Lover Vlogger. Pero, nung na-notice ko na mayroong mga Bicolano vloggers na group, and hindi ko nga alam na naisali na rin nila ako since ng community lockdown ay natutukan ko ang aking YouTube channel and paunti-unting nag-grow. So na-notice ko rin na meron palang sahod ang vlogger kapag na-reach mo ang mga requirements ng YouTube. Pero sa ngayon ay talagang pinupursigin namin na lahat po kami ay mag-success. Pero sa ngayon, ini-enjoy lang po. Ang vlogging is party po ng pastime namin, pero nakaka-entertain pa kami sa ibang mga viewers na hindi nakakapunta sa aming mga pinupuntahan bilang isang adventure namin. So, lagi po kayong maging updated kung hindi kay Renz TV sa amin o basta sa lahat po ng Bicolano Vloggers Association members. So, maraming salamat sa lahat ng nakasuporta sa amin at sa buong team ng Bicolano Vloggers Association. So, ayun. So, napakaba ng speech ni Sweet Lover Vlogger. So, parang maghapon tayo dito. Pero, so yun, napakaganda nung sinabi niya mga guys. Kasi, so lahat naman tayo nangangarap na sumikat kasi, pero di naman sa ngayon, pero paunti-unti, malay mo, baga, diba? So, tulad nga sinabi niya, na dun sa group namin, nagtutulungan kami, kung lahat, tinutulungan namin. Kaya, ganun kami dito sa BBA Camp. So, subscribe niyo si Sweet Lover Vlogger, silalagay ko yung YouTube channel niya. So, thank you, Sweet Lover. Okay na. So, what's up guys? Ito naman si DM Vlog. Hello guys. So, ayan. So, subscribe kayo sa channel niya. So, may tanong lang ako sa kanya na paano ka na kapasok sa pag-YouTube or sa pag-vlog? So, yun nga guys. Kung paano ako nakapasok sa pag-YouTube at pag-vlog. So, ito yung kwento niyan guys. Bata pa kasi ako, mahilig talaga ako manood ng TV. Hmm. Tapos, kami magpipinsan kasi is lagi kami nag-arte-arte ganyan. Tapos, trinay ko talagang sumali sa theater arts, ganyan-ganyan. Pero parang para sa akin ay parang kulang sa kanya. Ano, parang may gusto pa ako talaga na gawin. Hindi ko alam kung ano. One day dumating sa nakita ko yung mga ibang YouTuber, tapos naisip ko si ko, what if mag-vlog din ako? Then nag-vlog ako, tapos naisip ko parang ang saya ko sa ginagawa ko. Kaya yun pinush ko. Enjoy lang. Na-enjoy ako lalong-lalo na nung nalaman ko na maraming ibang tao na ganun din. At saka nakaka-enjoy talaga guys, nakakatuwang i-share sa iba yung ginagawa mo, hindi lang para sa pag-aantay na ibabalik sa iyo ng YouTube, hindi lang yun dun dahil doon. Pero kasama na yun. Pero ano kasi kuya, sa totoo, It's natural. Kasi sa nag-enjoy ka sa ginagawa mo, masaya. Walang imposible. Hindi ka maghahanap ng kapalit ganyan. Pero sa totoo talaga, yung about sa sahod, syempre lahat naman tayo guys, ano sa pera baga kung iisipin. Gusto natin, actually 16 years old pa lang naman ako, kaya gusto ko talaga makatulong sa magulang. Huwag na tayong maging malinis. So, be practical na lang tayo guys. Ito. Ayoko humingi kay mama ng ganyan-ganito kasi mas maganda pag nakikita mo yung pera na sakto lang sa inyo na pamilya. Hindi mo parang iisipin mo na ay masarap din sa feeling kapag may nabibili kang gamit na gusto mo, diba kuya? Na talagang iingatan mo. Kaya ayun yung para sa akin na nagtura sa akin para din mag-vlog. Yun lang po. Thank you. So ayun, so maraming salamat kay BM Vlog. Subscribe siya sa YouTube channel niya, BM Vlog. So, supportahan lang tayo dito guys. So, thank you, BM. Thank you.
So what's up guys? Dito tayo ngayon sa Ego Park. I-interview natin ng Governs ng Kamalig. So ayun, medyo na tipsy siya mga ka-finger. So pasensya na. So ano man sasabihin niyo? Sabi mo, anong nag-pursue sa iyo o nag-pursige na mag-vlog? Finger. Yun ang loading ako. So yun na mga idol ang nag-joke sa akin para mag-vlog. Which is yung parang nanonood lang ako sa Facebook, sa YouTube. So, tapos naisip ko rin paano kaya kung subukan ko rin mag-vlog. Sabi ko, may makukuha namang reward pero yung pagbablog talagang mawawala yung stress mo, may enjoy mo lahat. Yes. Yun. Yes. Na sinubukan ko rin, edit-edit lang, video-video, isip lang ng content-content. Yeah. So, ganun lang kadali guys. Sa mga nagbabalak pa lang dyan at nagsisimula pa lang, madali lang yan, panoorin nyo lang ang video ko. Ang video ni Renz. So yun guys, subscribe kayo sa channel ko Governs at subscribe, subscribe kayo sa channel ni Boss Renz TV. Mga finger. Yo yo yo, thank you boss. So ayun guys. Pero higit sa lahat, kapag nag-trek na po at umakyat sila doon sa may tuktok ng bundok, napakaganda ng tarawin na inyong makikita. Yung kagaya ba sa Bohol? Kaya lang hindi siya kulay tsokolate. Green nga lang po siya. Kaya tinatawag namin siyang Green Hills. So dito, dalawang benepisyo na enjoy at makukuha ng mga turista. Una, yung tinatawag namin na nature therapy. Sa mga aktibidad na ginagawa nila, kagaya ng trekking, na-exercise po sila. Bumibilis ang pintig ng puso nila. Healthy living? Nakakatulong po yun. Para mas lalong mapalakas yung immune system. Yes. Ngayon kapag nandun na kayo sa taas, wow, yung tanawin mismo magbibigay ng kagaanan sa inyong pag-iisip at sa inyong pag-iisip. So sigurado, yung tinatawag namin na panoramic view therapy na inyo talagang makakandahan. Pero mas higit sa lahat, kapag kasama nyo ang inyong minamahal. Wow! Sana all! Sir, paano kung walang jawa? Kailangan maghanap po talaga. Nakukuha at makikita naman yan eh. Pero huwag kang mag-alala. Baka sir, makahanap ka ng diwata dyan. Para, dumpang kayo sir. Sabi kasi kung saan dumarating yan. Oo, tama. Destiny ba kung baga? Pero yun talaga yung mga bagay-bagay na talaga pong na-enjoy at talagang kinagigiliwan at nagugustuhan kung bakit maraming turista na pumupunta dito sa aming site attraction. At hindi lang yun. Maliban dun sa mga nabanggit ko na, mayroon din kayong kuwebang pupuntahan. Yun. Yun sa loob ng kuweba. Yun gusto ko. Doon makikita nyo yung malakristal ba. Yung stalagmite, stalagmite. Oo, oh, magkagaya sinasabi ni Sir, stalagmite, stalagmite. Ano yung mga does and don'ts sa pag-akyat? Una po, safety kinakailangan, first. Maingat po tayo. Meron tayong safety railings, observe hawak lang po tayo. And hawak then, kamay. Kung kasama niyo po ang inyong minamahal, huwag kakalimutan, palaging hahawakan din siya. Oh, para huwag bibitawan, maingat, kahit saan man. Tama po yun, sir. Pero dito, pinapatupad din po namin yung minimum health protocol. Kagaya po ng wear face mask or face shield, hand sanitizing, temperature check, contact tracing registration, and at the same time, observe physical and social distancing. And then, kapag nandoon na sa kuweba, mayroon din mga patakaran din doon kami na ino-orient o kaya pinapaliwanag and related naman doon na kinakailang sundin kapag tayo ay nagkakaroon na ng spelunking activity. Okay, so siguro naman, lahat ay excited na? Yes! Pwede na siguro nito magamit. So guys, let's go! Alright then. So ayun mga ka-finger, tapos na yung aming orientation briefing about sa rules dito sa Eco Park. So ayun, tataas na kami kasama yung tour guide syempre. Binabasa ng lalaki yung nakasulat pa dyan, which says, if COVID-19 doesn't take you out, can I? Sumagot yung babae, ba't ka naman ngayon pala magtatanong yan? Matagal na, di ba? Sana all. Sana all na lang, sir. Okay, ingat po dito. Hindi yung sukatan kung gaano ka po kababat kataas. Cheer kita. Medyo naghahabol na ng hininga.
Mabilis ng punto, pintig ng puso ba? Opo. Oh, huwag tayong mag-alala. Ako sir, manhid na eh. Nakikita, sa unahan pa lang, mababasa natin. Ayun, matatanaw. Nakalagay. Malapit na. Malapit na. Malapit na. Malapit na. Magdugtong. Kung ano idudugtong yun sa salitang malapit na. Malapit na akong... Malapit na. Malapit na akong maging daddy. A few moments later. Nung magsimula dun sa baba, nagkakabulan kami talaga. Sabi ko, Tatang, bakit sa edad nyo? Parang mukhang, kina-challenge kanya, kuya. Opo. Bakit mukhang matatalo nyo pa ako? Oh. Bakit mukha yatang daig nyo pa ako pagdating sa akyata? Sabi niya, iho, huwag ka magtaka. Pag nga ganito talaga, praktisado ko. Lalo na kapag nakahiga yung inaakyat ko. Sabi ko, I feel you, sir. I feel you. Sabi ko, legend tayo, legend. Sabi ko, Tatang, magpapatalo po ako sa inyo. Kasi sa mga bagay na yan. Sabi ko, sa mga bagay na yan, talagang nervyoso ako. Takot ka ako sa mga sitwasyon ng pagganyaan. Kaya pala single ka pa ngayon. Oh, relate siya, kuya. Relate much. Sabi ni tatay, sabi ni tatang, ayaw nga eh. Iyon, nahalata ako. Talagang hindi ka mahilig sa mga akyatan. Kasi ikaw yung inaakyat eh. What? What the fuck? Sabi ko, tatang. Kimina, kari-kari. Ikaw na mag-blogger ka. Tatang, mukha yatang hindi nga ako palulusutin pa. Tawang-tawa siya eh. So anyway, that was the really good thing about it. Kasi, yun, talagang, ayun, enjoy kaming dalawa sa kwentuhan namin yun. Kaya lang, ang nakakatawa, na isa niya palagi ako. Kuya, idol. So, pahinga-pahinga muna, guys. So actually, added information po patungkol dito sa Sulong Eco Park. Sulong Eco Park has been given an accreditation by the DOT as an agri-tourism farm site. But we are more known as an eco-natural site attraction area. Kasi dito pagdating sa agrikultura, hindi gaano kaming nakikilala. Pero mas lalo kilala kami pagdating ba doon sa kabundukan at saka sa kuweba. Doon sa taas. Kaya doon kami gaanong sumisikat sa ganong aspeto ba. Yun. So, dapat tangkilikin yung sariling atin. Apo. Kuya, bakit po ganito kataas? May galit po ba yung nagpagawa nito sa mga tao? Kaya, so, hindi, ma'am. Kasi may train. Hindi po galit yung pinag-uusapan dito. Kasi, ginagalit mo si kuya eh. Kasi, karamihan po ng mga nagiging guest namin dito, lalo kapag nakaka-experience na magte-trek sila, alam mo kung anong sinasabi po nila? Maganda yun. Sabi niya, wow, napakapalad ko. Sa ganitong sitwasyon, lalong tumitindi ang ganda ko. Saka mas lalong gumaganda ang katangan. Papayad ka. Magiging maskulad. Tiwala lang. So, dito ulit ako. Papa Will, anong unahin natin? Kaya ba muna? Kaya muna. So guys, itong gusto ko kuweba talaga. Hindi. Yung dalawang dalaga. Ang kuweba kasi madilim. So, kaya masarap. Masarap. Pag madilim. Masarap. Masarap lalo pag may pinipinger. Fingerboard guys. Fingerboard. Huwag reminded. Sige. So ngayon guys. So pupunta kami na ngayon sa kuweba. Dito sa baba. Baba yung sir no? Opo. Yan po. Tuking. Tingnan po natin ang nasa labas. Ilang years ka na dito, sir? Wala pa naman isang taon. Wala pa isang taon. Siguro 10 buwan. As a tour guide talaga? By profession po. License po akong DOT accredited regional tour guide. Napunta lang ako dito kasi nung pandemic, wala kami gaanong takbo sa labas. Wala kami gaanong bookings. Kaya, tama. Ano po yung sir ang katanungan na? Bago kayo dito sir, napunta. Saan po kayo dati? Nasa ano po ako? Oo. Dating trabaho. Oo. Hindi naman actually dating trabaho. Okay, dating. Naka-employed po. Sige, bababa na po muna ako kasi mukha yata nabibilad kayo. Ay, mainit, mainit. Sige, habang nagsasalita si kuya, tuloy tayo. So, ingat lang po sa pagbaba, ha? Kasi may karamihan po na narinig ako, mahirap daw mapol. Oo, basta sa tamang tao. Pero kung sa tamang tao ka mapol, wala naman magiging problema siguro, why not, no? Why not, diba? Matagal ka na, sir, naulog. Ma'am, huwag mong bibitawan si sir. Sana all. Hawakan mo palagi yan. Sana all, boss. Yan.
Sa kape, may bitter. Yung sa kanta nga, sa una ka lang, magaling. Sin ko na yung katanungan mo sa akin. Okay po. Currently kasi, even until now, empleyado po ako sa Kapitolyo. Ah, Kamalig? Hindi po, sa probinsya ng Albay. Ah, Capitol. Provincial Capitol. Ako. Kaya lang, simula na magka-pandemya, wala kami gaanong takbo sa labas, wala kami gaanong so, booking, eh nagkataon din. Oh, galing. Ano yung rent? Taas? Ah, so far, sir, wala pa naman akong nakikita. Pero higit sa lahat na gusto kong masilayan talaga, yung magandang diwata na sinasabi nila. Pero wala pa naman so far. Pero ang diwata nakikita ko kalimitan, yung mga gagandang nagiging guest ko ba? Ayun sa buba. Ayun na. Ayun na sa buba. Let's go. Ayan po yung binibigay na flashlight. Ayan naman. Ang laki naman ang binibigay na flashlight. Sure. So yun guys, so ito na yung cave. Napakaganda niya dito sa loob, guys. Yung mga nakita niyong stalagmite, stalactite. Napakaganda, guys. So, anyway, yung Sulong Cave po ay kilala siya bilang Crystal Cave. Kasi marami pong crystal kayong makikita pag nasa loob na. Yun nga lang po, pinapakiusap namin na huwag hahawakan yung crystal. Kasi kalimitan, kapag nahahawakan yung crystal, ay nawawala po yung kinang niya at kinalaunan, nangyayari po parang ganyan na siyang tingnan, parang patay na at parang karaniwang bato na lang, wala na siyang kinang. Pero wala na, huwag mag-alala, gumagaling na yun pag nasa loob na lang po. Okay, ngayon pag pasok natin sa kuweba, safety precaution lang po dito po sa may bukana, medyo mabato siya, medyo rough edges po yung dadaanan ta. Tapos mayroon din mga daan na medyo basa at madulas, kaya ingat tayo. Merong pababa, merong paakyat, at merong mga pinaghukayan din kayo dyan na makikita, resulta ng pagmimina. Okay? Pwede rin po kayo mag-picture-picture dito sa loob at sa labas ng kuweba. Ngayon po, yung kuweba, kapag nasa loob na kayo, marami kayong makikita ng mga rock formation, kagaya ng flowstone, rimdam stone, dripping stone, and draperies. Kung anong mga itsura niyan mamaya, ituturo ko sa inyo at ipapaliwanag pag nasa loob na tayo. Meron din po dyan mga stalactites o stalagmites at mga calcite stone na makikita nyo rin po. Maliban doon, meron din pong mga fossils imprint pa sa loob. Uy, ng kuweba. Ang ganda yun, fossils. So ngayon, yung mga bagay na yan kapag nasa loob na tayo, ay ipapaliwanag ko talaga. So ngayon, kung ang lahat ay handa na, let's siguro go. Pwede na tayong pumasok. Power! Vamonos! Okay, sige. Everybody, let's go! Ano pang hihintay ninyo? Pasok! Ito na guys, dito na tayo sa loob. Ang tubigulan po ay humalo doon sa lupa na may mga iba-ibang mga rock element, may mga iba-ibang elemento kagaya ng calcium, minerals, hydrogen, phosphorus, o minerals. Tapos tumulo po siya papunta doon sa may limestone na may sulfur. Ayan po, namumuti at kumikintab siya. Doon nagsisimula na magkakaroon po ng crystal formation. Ngayon, dito naman po, mahalata ninyo na yung mga portion ng kuweba, medyo na damage po siya. Bakit? Siguro noong mga unang taon, ay yung mga tao pumapasok dito ay walang pakundangan at hindi gaano nagpapahalaga sa kaligasan. Yung iba naman, siguro kinukuha yung mga kristal na nakikita nila dito at pinagkakakitaan sa pamamagitan ng pambibenta. Kaya ayan po, nag-iwan po siya ng malaking pinsala. Pero ang kagandahan naman po, nakikita ninyo, may mga puti na po siya na nagko-coat, tinatawag namin crystal coating po yan. So, palatandaan po yan na yung kuweba ay nagre-revive at gumagaling na. Eventually tutubo po, tutubo po uli yan at mabubuhay uli sila. Ngayon dito naman po, ipapaliwanag ko sa inyo, may dalawang uri ng crystal, mayroon po ang Sulong Cave. Ito yung tinatawag na fluorite crystal, yan naman po yung tinatawag na quartz crystal. Ang pagkakaiba, ito ay mukhang bubog siya. Mukhang, yung parang transparent siya, okay, clear. Mukhang pinagbasag-basag na baso o bote ba ang dating niya kung titingnan mo. Itong column na to, mataas ang content niya ng fluoride.
yung kagaya po sa toothpaste. Kaya ang pagkakabuo ng crystal niya ay tinatawag namin fluoride crystal. Yun naman po, nag-solidify lang siya, naging frozen lang, mataas lang yung content ng calcium niya, kaya tinatawag namin siyang quartz crystal. Okay? So yan po yung dalawang uri ng crystal meron dito sa loob ng kuweba. Okay? Dito na po tayo. Maminuit kita. Ayun po, on this part, mapapansin po ninyo, medyo nakakalugod na lang. Medyo na-damage po yung portion ng column ng kuweba. Yung iba, nangitim at pinutulan ba. Yung iba nag-crack. May crack ba? Opo. Ito yan. Sanhi po yan siguro earthquake nung pagmimina na nagkaroon po dito 25 years ago. Wow! Na kung saan, di pa ko nung buhay. Tiger King Company from Camarinesur ay nagpunta at nagkaroon ng aktibidad sa pagmimina. Pero sa pagmimina, yun na. ng sanhi ng pagmimina. Later on, kaya natigil yung pagmimina nila kasi siguro naging illegal na yung operasyon dahil yung nga mga ginagawang pagbubukay nila pinagbabawal ay hindi na maayos at maaaring mayroon na sila. So on this part naman, makikita ninyo po na meron din pong crystal na namuho. Pero kung pag-aaralan at susuriin na titingnan nyo po yung crystal na bubuo dito, meron po siyang image o figure mismo. Opo. Kung tatanungin ko po kayo, ano kaya sa tingin ninyo ang nabuo ng crystal na yan na iniilawan ko? Actually, kalimitan po ng mga nagiging guest ko, sinasabi nila ay hugis octopus. O kaya hugis jellyfish. Pugita. Yung iba naman nagsasabi ay hugis daw ng mangkukulam na mahaba ang kamay. Ito naman po ay malaking ulo. Kaya lang, tamang-tama, nabanggit nyo yung wig. Mahaba ang gupo nito. Ito. Ayan po. Tinatawag namin siyang dripping stone. Mga tumutulong bato. Yan naman po yan, kapag tumutulo, yung mga tubig na nanggagaling po dyan, ay... May tulo, ah. STI? May tulo. Yung tubig na tumutulo hindi STI, STI. Na to, ay STD pala. Mineralized po siya. Pero hindi namin sinasuggest na ipampahid nyo o inumin ba. Kasi kailangan suriin at padaanin pa yan sa isang laboratory test. Eksperto. Opo. Lab test. Opo. Ano ba nga yung lab test? Yung sukatan ng pagmamahal? Lab test. Oh. Ah, ganun po ba yun? Okay. Ito naman po ay isang uri ng bato na kung tinatawag namin ay mala dinosaur ang hugis niya na mahaba ang leeg. Dinosaur. T-Rex. Opo. Yung T-Rex po, ayun po, kung nasa taas ka, yung bato na yon, yun ang hugis T-Rex po siya. Ano all? Opo. Yeah. Opo, dito na tayo. Tama po yung sinasabi mo, sir. Karamihan po, nagsasabi alata. Si hugis o image daw ni Mama Mary. Parang groto. Groto. Yung dumadasal. Opo. So, yan po nababantay sa atin dito. Mukha yata nagkakaproblema tong ilaw ko. Ah. Kung titingnan nyo yung dong ng kuweba, may mga dangling parts din po siya na bato na malakurtina. Ang tawag po dyan ay draperies. Ganda. Ngayon, kung ang draperies na yan ay located po siya technically sa taas, ang tawag po dyan ay stalactites. Stalactites. Oh, stalact means ceiling. Pag nasa baba, stalagmite. Dito naman sa baba, sa tinutuluan niya, may mga bato rin na bubuo. Ang tawag naman po dyan, dahil located siya sa baba, ay stalagmites. Stalag means ceiling, taas. Stalag means ground. Yan. So, itong uri ng mga bato, na hugis nila kung pag-aaralan na titingnan ninyo, na mala-rise terraces ang mga forma nila, ang tawag po dyan ay rim dam stone. Opo. Ngayon naman po, yan mga bato na yan ay buhay. Yung stalactites po, lumalaki at humahaba din po yan. At tumutubo po yan, pababa. Ito naman ay stalagmites, buhay din po yan, lumalaki, tumutubo naman po yan pataas. Eventually po, hundreds of years or more or even thousand, kapag dumating po sa punto na sila po ay nagdugtong at nag-connect, ang nangyayari po ay ganito. Ganun po siya. Ayan, kung titignan po yun, ang tawag po dyan ay column. Ang column po ay nagsisilbing haligi o pillars na nagre-reinforce o nagpapalakas sa kisame o sa ceiling ng kuweba at sa ground flooring niya.
Pero kapag ang kolom po patuloy na lumalaki, patuloy po siya na nag-i-expand o mahaba, siya pong nagiging dahilan kung bakit ang kuweba ay nagsisikip at eventually nagsasara. Ayan po. Maliban pa po doon sa mga rock formation na nabanggit ko na sa inyo, meron din po ba kayong makikita pa dito? Yan, kung tatanungin ko kayo, ano kayang hugis ng bato masasabi ninyo? Dinosaur. Uh-huh. Pagong. Pagong. Lahat ng nabanggit ninyo. May, yun yung ulo, may mata. Parang ano, parang pawikan. Oo, turtle. Karamihan po ng mga nagiging guest namin, crocodile. Lahat po ng sinabi ninyo, yun din pong sinabi nila. Ito naman po ay parang hugis tao na nakaupo na sabi nila parang kulugi daw. Ito, kung titingnan ninyo po, ay napakakapal na crystal formation. Ngayon, kapag malakas ang ulan, mayroon pong tubig na dumadaloy dyan. At tinatawag po namin siyang crystal falls. Crystal falls. Sana all na po fall. Okay. Sheep. Dalawang ulo ng... Sheep. Tupa. Tupa. Galing. Galing. Galing ni sir, ha? Pero sa iba, tinatawag siyang angel's wing. Easy. Oo. Apo, para kung mahilig kayong kumain, chicken wings ay okay na. Buffalo wings. Buffalo wings, sabi ni sir, pwede na rin. Parang ano? Show parang dumupunta ka sa yamat ba? Oh, yeah. Parang show may pinabaliktad. Ito naman po, sabi ng iba, paanang higante. Oh. Hindi nga lang siya nakalusot. Yung iba naman, ay... Oh, parang tuka ng pato. Ayan. Depende po sa inyo kung anong gusto nyo palabasin. Pero kaya pa dyan nung wala na. Ito naman po ay isang uri ng bato na hugis palaka siya. Tinatawag namin siyang bullfrog stone. Ayan. Umayang panisuka ni Naruto. Oho. Suka gibunsi. Ay, niyong kuhan. Mukha yata. Summoning technique. Summoning technique. Kilalang mo si Gamabunta. Yun. Updated siya. So ayan guys, so palabas na kami. Tapos na kami doon sa loob. Nakapagod. So ayan guys, kakalabas lang namin sa kuweba. Ang pangit pala mag-finger sa kuweba. Dito lang tayo sa labas. So akyat ulit kami. Walang katapusang akyatan. Di ko na kaya. Only in the Philippines. So kaya guys, yung ko pa na mga vloggers. Hala, gag. Has its own uniqueness according to shape and the sizes of it. But the good thing about it, it has a similar feature just like in Bohol, but it's colored green. But the scenery is still superb and beautiful. Marunong din ako mag-English, kas. Sakob po yan kang iba-ibang barangay. Pwede! Anong yaundig di lang sa Arani, sakob kang sulong. Ito pong bulod na yaunduman, sakob po kang kalabidungan. Itong view, makaka-finger pag nasa taas ka na. Ang kaksako so, naman. So, guys, napakaganda ng view. Andito po na, andito na kami sa second ka days ng Sulong Mountain. So, ayun guys, malapit na tayo sa tuktok. Nakikita na natin yung tuktok yan. Diyan na tayo. After 1 hour? Oh, so, sobra pa. Tara. So, may explain si Kuya. Last but not the least. Okay, Kuya Andy, go! Alright, gentlemen, ladies, gusto ko lang po ipaalam sa inyong lahat na itong third cottage ay isa rin sa mga accommodation facility namin. Diyan makikita sa likuran ni Papa Will, mayroong kakaibang kwarto. Yan pong tinatawag namin na Bamboo Cabin. Kapag mayroong mga gusto mag-overnight stay dito, yan ay akmang-akma ay tamang-tama para kanilang matutulugan at magagamit ba. Kaya lang kailangan nila maglagay kapag medyo importante, kung lalo kung dalawa lang sila, lalaki-babae, ay maglagay ng signages ba, please don't disturb in session para hindi na kami pupunta kapag nagmo-monitoring ba kami sa lugar para sa safety at security. Yeah. Okay. Ngayon, dito rin po, itong mga papagpapag na nakikita ninyo, pwede rin po itong maging tulugan at pwede rin itong maging higaan. Usually, itong mga area na to ay ginagawang camping site kapag may mga gusto mag-overnight camping activity. May sarili naman po kami dito na tinatawag naming solar light. Kaya pagkagabi, maliwanag po siya. May kuryente naman po dito, may ilaw din dito sa power na to. Pwede rin gumamit ng kuryente kung gusto niyo po. Mayroon kayong heater, mayroon kayong lutuan na maliit. Kung red, kung madadala nyo. Aircon.
Galing-galing. So ayun guys, so maraming maraming salamat sa Solong Eco Park, sa owner nito, kay Ma'am at kay Sir. So di ko alam yung pangalan na. So maraming maraming salamat sa pag welcome sa amin dito ng mga Bicolano Vloggers Association. So maraming maraming salamat. So sa mga gustong pumunta dito sa Solong Eco Park guys, so open lang sila dito. Weekdays kahit weekends open sila. Dito nyo lang matatagpuan to sa Barangay Solong Kamalig Albay. Thank you Solong Eco Park. Please like and support Bicolano Vloggers. Woo!